Hi, Alturistas! Nandito tayo pa rin ngayon sa La Mesa Eco Park. At ngayong araw na to ay kakabukas lamang ulit ng La Mesa Eco Park. So ito ay sinara noong February 12, 2024 dahil in-endorse ito ng ABS-CBN Foundation sa MWSS o Metropolitan Metropolitan Water Works and Sewerage System or MWSS. Pero at this time, pinapamanage ito sa Manila Water. No? Kanina, alas 11 tayo dapat nakapasok, pero at this time ay 1 o'clock na pumasok ang mga tao rito. So yun, makikita natin, ayan, hindi pa bukas ang ibang area. Ayan, hindi pa bukas ang ibang area. So yun, patuloy pa rin nililinis. Pero ang ganda ng daan, ayan, oh, ayan ang daan natin ngayon. So yun. So kuya, anong makikita po doon? Sa ngayon po, picnic grounds po. Ah, picnic grounds. Okay. So tapos ano yung bukas pa lang ngayon? Ang open po na meets po natin, paintball, tapos archery, tapos wall climb, tapos rappel. Doon po 'yun sa taas. Ah, bukas yung, na rin. Po, ah, pero ibang bayad 'yun, 'di ba? Opo, separate charge po yung amenities. At this time, okay. So ano pa ba makikita dito sa park? Forest po. Forest, okay. So, syempre, may mga hayop-hayop, ganyan. Wala ba kayong mga hayop na naka-cage or something? Wala po. Ah, wala. So, lahat po sa wild. Ah, sa wild, nasa ilang para mga ganyan talaga. Ah, okay, so. Kusang lumalabas yung mga squirrel, mga bayawak, ibon. Ah, mayroon. Ah, okay, mga bayawak, mga ganyan. Pinaya lang po sila sa nature. Oo. Sa mga puno. Okay. Dito sila naninirahan. Kasi ano po ito, biodiversity. So, so may mga turista, ano bang mga bawal gawin dito? Siyempre po, yung mga basura po, i-dispose po ng mabuti, bawal magkalat. Tapos ano pa? Siyempre, bawal po yung magkalat, bawal rin yung mga ibang activity na ginagawa nila. Na walang permiso sa management. Okay, ano pa kalan kuya? Michael po. Michael, salamat kuya Michael. Ayun, sige, libutin pa natin ang ibang part ng park ngayon, no. So ito yung picnic area. So ito talaga ngayon ang grand opening ngayon. Grand reopening. So at this time, ayan, makikita natin. Hi. Ano yan, sir, dito, mga picnic area? Ito po 'yung picnic ground. So pwede magdala ng pagkain. Yo, pwede. Mm-hmm. Pero sa ngayon hindi pa tayo talaga totally Pero okay naman. Mm-hmm. Ingat lang, konti ingat lang po kasi na. Check na natin, nasa guba tayo. So, oo. May maglaglagan 'yan, hindi natin namamalay. Oo nga. Puro alert lang. Nasa nature tayo. So sige, kuya, salamat. Sige po. Salamat po. So 'yan, ayan makikita natin dito yung mga ganyan. Yung picnic area. So dito nga daw pwede nga daw madala ng pagkain. So ito hindi pa masyadong bukas . So kasi nga siguro nag-a-adjust pa talaga sila kasi nga first day ngayon ang reopening. So sa mga nagtatanong, kung may mga tanong kayo dyan, comment below. Shout out sa mga nanonood. Hi to Lizelle. Shout out sa iyo watching. Thank you for watching. So kung may gusto kayong pa-shout out diyan, just comment below. So 'yan ang puno niya dito. So 'yan talaga yung ano niya. Ayan. So don't expect na may mga hayop dito, no? Hayop na nakakulong. So pero naka-wild sila or mga ilang na hayop dito. Ayan, may mga ibon rin dito, ayan, no? Ayan, may maya. So 'yan ang mga picnic table, ang lawak. So kasama na 'to sa entrance mo. Mamaya halugugin pa natin yung iba. So 'yun, meron rin sila diyan ganyan. Kamusta, sir? Napagod? Napagod. Sino kasama mo, sir? Ay, pamilya mo. Ah, pamilya mo. Paano nyo nalaman na nagbukas ulit? Sa balita. Sa balita. Online.
So nag-online rin kayo ng ano, registration? Taga-saan po kayo, sir? Taga-Quezon City. Ah, Quezon City rin. Ah, okay. So at least libre naman pala para sa inyo. Hindi libre. Bakit? Ako pinagbayad ako eh. Hindi mo sinabi Quezon City? Bakit wala kayong ID? Hindi, may ID ako. Oh, bakit nagbayad pa? Ewan ko doon. Ah, okay. Pero supposed to be talaga ay libre to sa mga taga Quezon City at saka non-resident ng Quezon City ay 20 pesos, di ba? Mm. So nagbayad ka pa ng 20? Mm. Oh, ah, baka nagkamali lang sila. Oh, sige, salamat. So yun, may mga pasyalan rin doon. Tapos ito, yung mga para sa mga bata, slides. Ayan, mga slides para sa mga bata. So ano, ang sarap dito yung ano, yung makulimlim, tapos at the same time mapuno talaga siya. So maganda siya talaga ang pang-bonding. Ayan, may hugasan rin doon ng tubig pero at this time parang hindi pa naayos. Hindi pa siya gumagana. Ayan. So yun, libutin pa rin natin ang iba kasi ang lawak nito, no. So FYI, 33 hectares ito. So phase 1 pa lang ang bubukas. So yun ang ano natin, yun ang challenge natin ngayon dito. Kapag pumunta ka, lakad pa sulungkad. Ayan, ganyan. Yan ang mga picnic table dito. Ang lawak ha. Yan, ang lawak ng picnic table nila. So, nung 2011 daw, ang mga visitors na nakapunta rito ay umabot daw ng 280,000. So, at this time, 1,000 lang muna per day ang pwede makapasok rito. So, kinakailangan mag-register kayo online. So, to register, pumunta lamang kayo sa website ng manilawaterfoundation.org, www.manilawaterfoundation.org. Tapos, i-click nyo doon ang logo ng parang Philippine Eagle. Tapos, at the same time, yun, may pangalan na La Mesa Eco Park. And then, mag-register kayo. So, yun. Ayan, oh. Oh, para ang sarap niyan na pakain. So, paano niya nalaman na ano nabukas na to ulit? Ano po, sa balita. Sa balita. Ah, okay. So, bakit naisipan niyo dito, ma'am? Maganda kasi dito no ano eh. Oh, nakapunta na kayo dito lati? Yes po. Ah, okay. So, yan oh, buong family talaga. Oh. Ayan, ano, salo-salo. Sige, ayan, iniimbitahan daw kayo kumain. Sige, salamat. Enjoy. Sige, so yun mga bata, oh, ayan. So tapos at the same time, di pa rin bukas ang iba. So yun, may ganun sila doon, may parang playground din doon sa dulo. Tapos doon sa bandang doon, pwede mag-park ang mga sasakyan. Welcome po. Sabi ng bata, salamat po. Oo, nga eh. So watch po kayo, Rolando Alto de Fort Vlogs. Rolando Alto de Fort Vlogs. Yun, naka-live ako ngayon. Rolando Alto, De Fort Vlogs. Yung De Fort, I at saka V, tapos Vlogs. Mm-mm. Sige po. So yun. So, comment kayo doon ha. So yun, may mga CR din doon. So yun, may CR everywhere dito din. So, hanggang dito lang ba muna bukas? Hindi pa pwede doon? Ano ba yun doon? Nagawa ko po kasi sir. Ah, yun bang phase 2? Opo. Ah, okay. So, sa part na yun, nakasara pa, doon yung may yellow lane. So, yun yung pang phase 2 na according sa balita ay magbubukas at the end of 2024. Phase 2 and phase 3. Pero kanina, official na binuksan ito ni Mayor Joy Belmonte, kaya nag-ribbon cutting sila, kaya ang mga visitors ay nakapasok lamang ng 1 PM onwards. So yun, una ano tayo, isa tayo sa 1,000 na pumasok ngayon dito. So 1,000 visitors lang ito per day. So mag-register kayo. Pero sabi daw ay kapag Monday sarado sila, siguro for maintenance at saka sa mga cleaning. So yun, sige, meron pa yan doon sa taas banda.
So at this time, ayan, may ganito rin sila dito. Yan, thank you for watching. So, pa-shout out dyan. Jane Angelitod, thank you for watching, Jane. Thank you. So yun, halika na, punta ka dito, mamasyal. So yun, ayan, puro lakad-lakad talaga to. So dito, pupunta rin ito sa mga picnic area. Oh, wow, parang ang sarap magano, sarap nito sa date-date. Pero mapuno at malakad talaga. Pero for senior, parang ang lalakarin nito, parang hindi naman bagay sa kanila. Ang mga senior, ano lang, sa picnic table lang. So yung mga water station yan, hindi pa rin bukas. Siguro inaayos pa nga. O nga, parang kaya ano nga, eto nga yung iba, yan, may mga nakasagabal pa na, no, na mga puno. So talagang ano, kakabukas lang. And finally, di ba, at least, simula siguro nang nagsara ito, ay nawalan rin ng trabaho ang ilan nating mga kababayan. So nang bumalik, di ba, pa good news, at least may trabaho ulit sila. Ayan, may mga picnic pang area dito. Ayan, may mga table-table. Ayan, mga swing-swing. Pero parang hindi pa masyadong malinis ang swing-swing. So, hindi pa pwede magamit. Ayan din. So, by the way, no, sa hindi pa nakakaalam, di ba, ang La Mesa Eco Park na sa kabilang banda lang ay nandito rin ang La Mesa Dam kung saan nanggagaling ang tubig na iniinom ng Metro Manila. So, sa ngayon ay pinapakita dito sa La Mesa Eco Park na talagang pangalagaan natin ang kalikasan dahil malaking ambag ito sa ating buhay at saka sa ating ekonomiya at saka sa susunod rin na henerasyon, no? So kasi kapag syempre marumi ang tubig ay affected tayo lahat. So yun. Wow, nakakahingal ha. Exercise talaga to. So pero ayan, no, mga iba't ibang mga puno. So according daw sa, no, sa study, may nakakita sila dito ng 220 plus na mga species ng hayop o mga ibon, iba't ibang hayop, at the same time iba't ibang uri ng halaman. So 220 plus na mga flora and fauna na makikita rito sa La Mesa Eco Park. So sa ngayon pinapamanage ito sa Manila Water, no. So binalik to ng ABS-CBN sa MWSS. So yan, sige, libutin pa natin iba. So ano, sir? Saan ka na? Nakapunta ka na sa kabilang side? Saan? Wala pa. Ah, dito pa lang rin? Dito pa. Ah, okay. So sige. Ano ba doon? Erma meron doon? Ah, okay. Ah, doon makikita yung mga picnic table din, pero medyo hindi pa gano'n, ano, bukas, parang kakalinis lang. Oo, so ito pa lang makikita yung picnic table. Ang phase 2, ayun yun daw sa dulo, pero hindi pa bukas, so baka by the end of Feb. Baka ano daw yun, nabasa ko sa news, ano ka daw yun, baka sa July. Ah, July. So yun, so ito muna ngayon. Sige, see you. So yan, malamig na dito, tapos sa mga bata, ayan, no, may habulan, hanapin mo ako. Ano, nag-enjoy ba kayo? Apo. Oh, wow. Okay, so yan. So tapos ayan, yung may swimming pool. Swimming pool pala yun dapat, ayun. Pero at this time, hindi pa naman bukas. Yan. Yun, hindi pa bukas ang swimming pool. So at this time, paparating pa lang yung iba. Yun. Dagsa na yung mga, ano, yung mga mamamasyal. So this is only, ano, also pet friendly. Pwede magdala ng pet mo. Ayan, pero naka-list sila. Hello!
Ayan, ano, Masyal ka. Hi. Ayan. Kaya pa? Kaya pa. Yan yung mga bata, picture taking. Ayan talagang ano, parang forest talaga siya, in a way, forest in a city. Hello. So yan, mga iba't ibang puno ng kahoy. Yan kapag mahihilig ka sa nature, ayan talaga bagay sa'yo to. Pero at this time, wala pa akong makita ng ano ha. Hayop? Mukhang hayop lang. Hindi, joke lang. So yan, may birds of paradise. Ayan, may birds of paradise sila dito. Ayan, ng mga halaman. So lakad talaga to ha. Lakad, pasulungkad. Ayan, so iba naka-stroller ng mga anak. So talaga naman, kasi ang sakit sa paa nito sa mga bata. Yan, may saging. Ayan o, saging. Ang saging may ano pa yung may bunga. Yan. Ah, akala ko ano, may ilog dun o. May ilog sila dito. Ayan. Talagang forest. Yan, may ano pa oh, mga wild na mga ano, mga halaman. Bagong asfalto. Yan, ano, ang ganda ng ano, ang ganda ng daan. Ang ganda ng daan nila ngayon dito. Sinara na yan. Tapos dito, sarado pa this time. Yan. Papunta sa mga ano rin, sa mga forest din. Yan. So maririnig yun yung lagaslas ng tubig kasi nga may parang ano, ilog. So yung kahoy dito, tingnan mo oh. Ang laki ah. Ayan. Ayan, ganito kataas ang puno. Sir, hanggang ano oras bukas ang park? Hanggang 4. Ah, 4 lang? Ah, okay. Pag Monday, tama ba? Sarado? Ah, okay. Walang sarado na araw? Akala ko Monday. Ah, sige, salamat. So, yun ang daan ngayon dito. Oh. As, ano naman, nakasemento naman. Kaya nga eh, pero sinasabi nila na kapag mag fully open na talaga, hanggang doon kanina sa, no, sa signage ay pwede pumasok ang tricycle. So, yun. Pero at this time, ang hirap. Kasi, ano talaga. Yan, picture. May mga ganito pala dito makikita. Tay, ano makita yun doon? Wala yan, sir. Dami sa dam na po yun, bawal na rin. Ah, doon lang? Ah, okay. Wala doon? Wala, sir. Dami sa dam. Ah, Lamesa Dam. So, doon ang way daw na papunta ng Lamesa Dam. So, bawal daw yun pumunta doon. Pero ano ba yun? Makikita ba doon ang Lamesa Dam? Okay. Bawal ang tao. Ah, bawal ang tao pa at this time. Mamaya doon sa puti ko yan. Ayan, papunta daw yun sa Lamesa Dam. Sige, tingnan lang natin. Ayan ang puno. Sobrang puno. Ayan, puno pa rin. Kwantusawa ka sa puno. Ayan, mga ibon. Pero parang mga maya pala nakikita ako. Ayan. Yan pa rin. Makikita natin mga puno. So ito yung ano, yung office ng Manila Water.
So sir, ito ba yung dam? Ay, hindi, video ko lang. Ay, bawal po. Ay, bawal pa, video? Ay, may gwardiya po. Ah, bawal doon? Bawal po, bawal. Ah, okay, oh, sige. So, ito, makikita natin ang Manila Water Office. Ayan. Tapos, ayan rin, ang common purpose facilities. So, at this time, bawal yun doon pumunta dahil ang ano yun, La Mesa Dam. So, at this time, dito rin tayo. Kay Mario, shout out. Mario Alon, ano? Alcunada, shout out sa iyo. Thank you for watching, Mario. So ito yung mga puno pa rin na makikita. So nag-bite ka lang talaga. Dapat may pangalan yung mga kahoy-kahoy nila dito, no? Again ba? Katulad sa Bilar ba? Ah, oo nga. Para ma-appreciate ng mga tao. Para usually mga mahogani iba eh. Ah, parang dito lang sa Pilipinas ata. Oo. Ito yung puno na 1071. 3 number 1071. Pero ang pangalan niya hindi ko alam kung ano pangalan niya. So dito naman may mga ano dito, may mga basurahan naman everywhere. So bawal nga magkalat. So yun, tapon na lang sa tamang lagayan. Okay, so pabalik tayo doon banda sa unahan, pero kasi at the time, meron pa rin yung sa dulo eh. Tingnan natin. So at least, diba, kung pag nanood kayo sa bahay ngayon, alam nyo na kung ano ang ma-expect nyo pag pumunta kayo rito. Yan, puno everywhere. Pero ang daan naman, ang ganda naman ang daan. Ayan. Yan, pamilya ngayon pumupunta rito. Kasi grand opening day. Parang so yun, sa mga nanonood, you can share this live para marami naman makapanood. You can also donate stars so that I can produce and magkaroon pa ng maraming mga inspiring content. So yun, may parking. Ito yung parking area. Yan. So kapag may mga kotse kayong dala, pwede naman kayo pumasok. Yan ang parking nila. So yan ang mga ilang mga ibon na makikita rito. May parot daw rito. Meron rin na no? Toko. Yon sa Ilonggo, toko. Yon meron rin dito, tokay, gecko. Siyempre meron rin mga paniki. May owl. At this time, may parang mini garden sila. Parang mini garden sila doon. So parang bagong gawa. Thank you.
So yan, may mga ano, may mga behind the scenes ngayon dito sa TV5. So nagsushoot sila dito ngayon ng spills nila para sa news. Pwede naman magdala ng ano, ng e-bike. Pwede kaya yun ng mga motor. Pero siguro may bayad din sa parking. Ah, ito yung kainan. Tindahan, mga souvenir. So ito, sa mga dampa-dampa, may mga souvenir items na makikita. Ayan, ganyan. May pakita ko lang ha. Ayan, mga souvenir items na binibenta dito. So, meron silang payong, tumbler, tapos mga hoodie, ganyan. So, tapos meron rin mga ano, mga pagkain dito na naka-house. So, yun, meron rin silang mga drinks dito, ganyan. So, ganyan, mga bahay-bahay. So, alam mo talagang bagong gawa. Ayan. Rin. Nga ganyan rin sila doon. Ayan. So makikita mo dito yung mga kainan at this time. So pwede rin kayo magkain, kumain dito sa ano. Tapos ayan, under the umbrella, dyan lang kayo kakain. Or pwede rin naman dalhin kung saan. May coffee din sila, may coffee rin sila dito, ang Brewell. Ayan. So yan mga presyo niya, 85, 100. Boss, meron pa ba yun doon? Meron pa ba doon? Pasyalan? Wala na? Ah po, dito po, mga kubo-kubo. Ah, okay. Saan yung mga archery, mga ganun? Dito po. Ah, okay. Thank you. So yun, so meron rin sila dito parang gazebo or ano yung area kung saan pwede ka kumain. Yan. So yan, may mga kainan dito, mga pwesto-pwesto pwede ka kumain. Sorry. So yun, makikita mo rin dito yung mga ano, mga iba't ibang uri ng halaman doon. Ganyan ang ano niya, mga tapos doon sa kabila, mga kubo-kubo din pero parang pang hindi ko pa alam kung bukas na yun. Check natin. Ito yung para sa mga team building. Yan yung mga kubo. Para sa mga team building, mga activities. Ganyan. So, ito yung mga cottages. Yan, ganyan ang cottages. So, yan. Yan ang laman niya. So, pwede ka magano. Yan mga kubo-kubo ito. Yan.
So meron rin ano global ano global guts. So ito perfect sa mga team building, corporate events, birthday party, forest paintball. So yun mga ano nila. So ang presyo niya ay yan sa forest paintball 599, archery 299, wall climbing 199, rappelling 150. So yun ang mga gamit niya. Yan, pero at this time kasi baka ma-copyright yung music natin. So lalayo lang muna tayo. So at this time, ganyan siya. Makikita natin dito yung mga outdoor activities. So yan yung wall climbing. So yan, meron sila dito. Kung gusto mo pa, kung hindi ka pa na, ano, napagod sa kakalakad at may energy ka pa, ayan, mag-rappel ka, mag-archery, mag-paintball. So ang rappelling na to, 150 pesos. Wall climbing pala ay 199. So yun, archery 299. Forest paintball 599. So yun ang mga makikita dito sa ano, La Mesa Eco Park. Yan. Talagang linis to the max. Opening yun. So may malaking punong kahoy. Kuya, dito bukas, diba? Hanggang doon bukas. Yes, doon ba wala yun doon? Hanggang dulo lang sir, parking na sir yun. Ah, parking na. So ito, mga kubo-kubo, bukas na yan, may renta yun? May renta na po yan. Magkano yun? Well, hindi ko pa alam sir, wala pang advice sa amin kung ano. Ah, okay. So, araw-araw bukas yun? Ano oras bukas ito? Ang bukas po yata, kung mangyari po, kasi start lang ngayon, ang bukas po ay sa Linggo, Sabado, Linggo, Martes, Lunes po, close po ang park. Ah, okay. Ano oras nagbubukas? Yung pa, hindi ko po alam, sir, kung ano. Pero usually, mga lasotso, no? Maaaring ganun, sir. Ah, dati ba? Nagtatrabaho rin kayo dito? Yes, sir. Ah, tapos nawalan kayo ng trabaho? Hindi. So, tapos bumalik ulit kayo? Apo. Sige, salamat. Sige, salamat. Ayan. So, I'm sure balang araw magkakaroon to ng mga ano, grass. Pero at this time, wala pa kasi ganyan nga. Bago pa lang. Oh, smile! So that's it. Yan ang anong kaganapan dito sa La Mesa Eco Park. So at this time, 'di ba? So maganda naman, malinis ngayon ang lugar at the same time ay cloudy, so mas maganda, malamig-lamig, pero 'yun, tagaktak ang pawis mo sa kakalakad. So salamat po for watching sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. So again, kapag makapadpad kayo rito sa Quezon City banda, mula sa MRT, ano lang sinakyan ko kanina, nag-MRT ako Guadalupe, tapos baba ako ng GMA station, tapos sumakay ako ng papunta ng Fairview, tapos bumaba ako sa Pearl Drive, tapos nag-tricycle ako, 50 pesos ang tricycle pag hanggang sa makapasok, pero kung hanggang sa gate lang ay 30 pesos lang ang bayad. So yun, sulit naman pag pumunta kayo rito, no? So yun, ang La Mesa Eco Park. Okay, muli, maraming salamat, God bless, like, follow and share, rako-rako, ginga salamat.